ko atrasan. Ngunit ako'y nag-iisa. Nasaan ang lakantiwa? Hindi tuloy ang programa. Mabuti pang umuwi na. Sayang na pagkakataon. Ito akong handang-handa. Ngunit sa malas ay tila. Walang makakasagupa. Huwag kang aalis diyan. Mabata ko, kaibigan. Ako itong lakantiwa. Nitong ating balagtasan. Nang bahaya sa may kandang panakaan. Kaya't saklit na nabalang dito sa ating tagpuan. Nakatiwang naatasan. Pangalay ni Juan del Santos. Sa palatuntunang ito ay siyang tagapangasiwa. Teka, sandali nga. Bakit tila nawawala ang mga tangkatong ganit? Kabanggaan mo sa diwa. Ako'y hindi nawawala. Kulang din na traffic lang. Sabi ka kung ilang paso ang kalabang nag-aabang. Unang lakang diwa, ako'y palitulutang. Sa programa ang may tagisan ng katuwiran. Matumakyat dito sa ating tanghalan. At nang itong balagtasan ay agad nang maskulan. Kaya'y pahilala ang sakilit pinagmulan. At sa ako ilanahan ang paksa ng balitaktakan. At ang nanonood bago kami magsimula. Masigabong palakpakan ang isa'y purong wika ay mapusay na sandata. Nang hindi madumihan ng kultura ng banyaga, malalangin na salita hindi maintindihan. Pagkasadyang makaluma kaya nagkakalituhan. Sa panahon ng internet, ng Counter-Strike at ng Friendster, hindi magiging praktikal at ang gamit ay forever. Subalit ang katulad mo pipigilan pagkalat ng wikang Ingles. Wikang halo ay kahusay kahit pa nga ito'y Taglish. Halong wika, halong diwa, kaya walang pagkatuto. Pulul na nga pag nag-Ingles, pulul din sa Pilipino. Dalawang wikang winawasak ng mga katulad mo. Sa halip na tumalino, henerasyon na din bobo.
dahil sa Counter-Strike at lagi mong pagka-Friendster. Naubos na ang oras mo, pati pera sa computer. Kapata ang sinasabing pag-asa daw nitong bayan. Ngayon sinasamba ang kultura ni Uncle Sam. Tapos na po ang labanan, ako po ang nagpagi. Purong bigay imposible at magagamit na palagi. May salita bang natutubo na panubos mo sa computer? Hindi mo nga maisari na Counter-Strike at ang Friendster. Pagkakilala ngang, may halo-halo. Ito pa nga ang sandata upang tayo'y mas tumalino. Henerasyon daw ay bobo, hindi kami baka kayo. Mag-isip, di tanggap ang pagbabago. Anong klaseng pagbabago kung kolonyal ang isipan? Ekonomiya at kultura ang may kontrol ay tayuan. Umiram ang salita, pwede namang matumbasan. Mag-imbento ng salitang malapat sa kinagisnan. Pwede rin ang salita'y may bayin sa Filipino. Ang spelling ay baguhin, insalin sa katutubo. Katulad ng ginagawa ng Indones at ng Malay. Katagang tayo'y binabaybay, magamit ang wikang taglay. Ikaw ba ay nababaliw? Teknikers ba baguhin? Kasi lalo mang lahat ay kahirap nang intindihin. Wala akong sinasabing technical terms babaguhin. Mukhang itong kalaman ko ang siyang Lola at Ulyani. Sino ba ang Ulyani? Sino ba ang mas maganda? Mamamad lang nanunood, kayo na ba ang husga? Di hamak na mas maganda, kayo naging Pilipina. Kumpara sa katulad mong Labanos na namumutla. Di ako namumutla hanggang luta tayo. Kung mga artista ang beauty ko sa ngalon. Maganda ang artificial, naritoking tumakhang. Tanungin ang magkakagustoy, yaong nahihibang lamang. At sino ang nahihibang? Ikaw! Sandali lang, sandali lang. Aking mga kaibigan, lubhang lumalayo kayo sa bagsa ng balagtasan. Ako usap na balikan ang bagsa ng talakayan. Ang at magtipid sa manggaan ng katwiran. Sa konting lamig, sa lakal ay ganun din. Ngayon itong balagtasan ay itutuloy na po natin. Kayo lang nakikinig. Kahilingan, ialay ang buong sigla, masigabong palakpakan! Sol ng masay, pangulong na salita, ang paggamit nitong wika ay hindi na itatakda. At ang paggamit nitong wika, nagbabago, nag-iiba. Wikang Pilipino, may sariling katangian. Hindi dapat baguhin, tapos dapat alagaan. Revisyon ng alpabeto nitong taong 2001. Matapos ang 5 taon, tinagamit pinigilan. Huwag masapin ating wika, ito ang siyang panawagan. Pagpatayin ng salita, huwag na mo ding papalitan. Mayroong English campaign sa lahat ng paaralan. Dapat na may programa rin para sa wikang kinagisnan. Kaya mamaybuwan ng wika at programang tulad nito. Kayo pang pasuportahan itong wikang Pilipino. Ngunit ito ay di sapat. Kulang na kulang pa ito. Kailangan na programa ng gobyerno. Dapat na ipasura rin itong ikaw 210 na siyang pumapatay ngayon sa ating wikang Pilipino. Pinagpahan ng Pangulo itong ikaw 210 bilang bagon sa hapon na
nitong Ingles. Hindi naman tuluyan sa wika nating inaalis. Wikang Ingles ay ang wikang universal. Pangunahing ginagamit sa lahat ng pag-aaral. Tuloy ay nag-abroad at mag-usay na mag-Ingles. May trabaho at pag-asenso'y mabilis. O mga living caregiver na tagahugas ng buwit. Ito ba ang gantimpala sa pangarap na malupit? Pilipino'y sinasanay upang agad ay i-export. Sa kansel ng kahirapan, ang siyang natatanging gamot. Kulungyan na edukasyong pundasyon na iyang Ingles. Pagkulad natin, itong bigang Filipino ang siyang dapat paunarin. Pag-iisip, pamilisa, panaginip, ang dahilan kung bakit ang bansa natin nagigipin. Habang Julian at Hapon ay nagnanais na mag-Ingles, ito naman ang tulad mo. Nagnanais na pumalis. Hindi ko sinasabing ang bigang Ingles ay dapat alisin. Bigyang pansin. Bigyang Filipino tinagamit sa call center. Sa interview, babagsakan. Kung anong lang kay sir. Huwag ka nang magkuleyo kung call center agent ka lamang. Hayaan mong murahin ka ng dayuhang mapanlamang. Sigawan man o murahin, ang mahalaga ay may pera kaysa naman may prinsipyo. Kung sigura, aking sinig tuputulin, lumalayo ang usapan. Paksa nating simulan ang siyang dapat pagtalunan. Dawin nang sasabihin, huwag ka na nang usapin. Wikang puro, wikang halo, alin ba ang pipiliin? Sa pagkabataong ito, kayo'y aking pagbibigyan. Huling tindig, huling hirit ay bitawan. At ang lang nanonood muli aking kahilingan. Lisingin ang diwang tulog, sarin ko na ang palakpakan. Ay may ganyang katangian. Dapat respetuhin, dapat napag-ingatan. Bawat lahi may kultura, may sariling kahayahan. Hindi dapat talikuran, hindi dapat nataligtan. Kung hindi ka ay salamisin ng purong pagkatao, ang dalisay na pundasyon ng ating pagka-Pilipino. Wika natin ay ingatan, payabuming kaunlarin sa pagpapanday ng lipunan. May salitang katutubo, may hiniram sa imtsek, sa Hindu at sa Ramo. Patuloy na itong wikang halo, ay wikang ng pagkatuto. Isang magbang patungo sa hinahangat na asenso. Kapag ang wika ay puro, ito'y agad mamamatay. Ano, may pagyabong na dalisay. Panahon na upang silang dalawa ngayon ay usgahan. Wikang puro, wikang halo, alin nga ba ang makatwiran? Magamitin at ituro sa lahat ng paaralan. Totoo nga ang wikang Ingles ay sadyang ating kailangan. Ito'y wikang universal na dapat ay pag-aralan. Mahalaga sa pagtulad ng lipunan at ng bayan. Katulad ng kailanman di mapasusubalian. Ngunit kung mayroong bigang hindi dapat nakalimutan. Walang iba kundi itong wikang ating kinagisnan.
Joy, palakpakan! Ang wikang dapat gamitin ng mga Pilipino. Wikang puro